Balita naman po sa Metro Manila, iprinisinta na sa harap ng media ang suspect na binaril, napatay nga po ang nakagitgitan niyang motorista sa Makati City. Kinilala nga ang suspect na si Gerald Raymond Talusan Yu. Pasado alas 2 nitong Martes nang mangyari ang pamamaril sa Ayala Tunnel. Agad namang tumakas ang salarin. Pero napalakahan ito kaya't natuntun din ang mga pulis. Naabutan ng suspect sa isang bahay. Dito rin natagpuan ang itim na luxury car na minamaneho noon ng suspect. Nakatulong din ang mga kuha ng CCTV sa nasabing lugar. Balik-kulungan naman ang isang lalaki matapos mang hostage ng isang senior citizen sa Paranaque. Ayon sa Paranaque Police, biglang pumasok ang armadong lalaki sa bahay ng biktima. Pero nakalabas ang anak ng biktima at siyang humingi ng saklolo sa mga pulis. Inabot ng halos 6 oras bago napasuko ng mga otoridad ang hostage taker. Lumabas na pakay ng suspect ang kapatid ng hinostage pero dahil hindi inabutan ng target, nagalit ang lalaki. Napag-alaman ding nakadroga ang suspect ng mangyaring insidente. Kalalaya lamang din daw ng suspect nitong Pebrero matapos makulong dahil sa illegal possession of firearms. Inihahanda na ang patong-patong na reklamo laban sa suspect. Sa Quezon City, patay ang isang siklista matapos masagasaan ng armored van. Sakuha ng CCTV, kumaliwa ang biktima papuntang A. Bonifacio Avenue sa 7th Avenue. Kasunod niya ang isang armored van na lumiko sa parehong direksyon pero kinain ng van ang linya ng siklista. Pumailalim pa ang biktima at nakaladkad ng ilang metro. Nakakulong na ang driver ng armored van na nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.